Thank you.
Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Come on! Tatayo po tayong lahat at patuloy natin pupurihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Kung mayroong panahon na dapat tayo magpuri sa Diyos, ngayon na. Kung mayroong panahon na dapat tayo sumamba sa Diyos, ngayon na. Kung mayroong panahon na magbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos, ngayon na. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Glory to your name, Lord. Hallelujah! As we open our Bibles, in the book of Numbers, chapter 13, verse 26 to 33. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel and to the wilderness of Paran to Kadesh and brought back word unto them and unto all the congregation and showed them the fruit of the land. And they told him and said, we came unto the land where you have sent us, and surely it flows with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, we be not be able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land to which we have gone to search it is a land that eat up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. At sila'y nagsiyaon, at nagsiparoon kay Moses at kay Aaron, at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng Paran, sa Kadesh, at kanilang binigyan sagot sila, at ang buong kapisanan, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing iyong pinagparaunan sa amin at tunay na binubukalan ng gatas at pulot at ito ang bunga niyaon. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupaing iyaon ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon, si Amalek ay tumatahan sa lupaing ng Timugan at ang Hitiyo at ang Jebusiyo at ang Amoriyo ay tumatahan sa mga bundok at ang Kananiyo ay tumataan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malalakas kaysa atin at sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tinitikan sa mga anak na Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaraunan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At doon aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, ang ating positibong pananaw ay napaka-importante higit kaysa ating naunawaan sapagkat ang ating pananaw, iyon ang ating realidad. Our positive outlook in life is very important, much more than any of us realize, because our outlook is our reality. If our outlook is positive,
with the genuine leading of the Spirit, it becomes bigger and bigger, and our difficulties and frustrations become smaller and smaller. Positive outlook is very important to our success. Kapag ang ating pananaw ay positibo at mayroong totoo na pangunguna ng Espiritu sa ating buhay, ito ay lumalaki at lumalaki, at ang mga kahirapan at ang mga kabiguan na ating hinaharap ay magiging maliit at paliit ng paliit. Ang positibong pananaw ay napaka-importante po yan sa ating success o tagumpay. I would like to preach today on this topic, the power of positive outlook. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkabasa ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, muli ang iyong pagbabasbas. Hallelujah sa iyong mga salita na nahayag ngayong umaga. Basbasan mo rin, Panginoon, ang puso at ang kaisipan ng bawat isang nakikinig. Hallelujah. At gayon din, Panginoon, ang iyong abang lingkod na gagamitin. Wala po akong magagawa sa aking sarili, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na ako'y samahan mo. Ikaw magsalita sa ganang akin. Hallelujah. At dalangin ko rin, Panginoon, ang paglilinis mo sa bawat siya sa aming puso at sa aming kaisipan. Alisin mo, Panginoon, ang anumang mga pag-alinlangan. Alisin mo, namin, Panginoon, ang anumang negatibong bagay, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, hallelujah, ng pagdududa sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya't dakilang Diyos, dalangin ko, O Diyos, sa samantala kami nagbubulay-bulay sa iyong mga salita, kumilos ka na may kalayaan sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoon, O God, hallelujah, na iyong santong Espiritu, Panginoon, hallelujah, ang siyang lulukob sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, ang magkontrol, Panginoon, sa aming buong kasangkatauhan, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, hallelujah, pinagkatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, sampo ng lahat, Panginoon, ng aming mga pangailangan. Purihin ka at nakilain, ikaw na Diyos, na kailanman ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Sa makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, itong aming samot dalangin, isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago ka umupo, kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, may kapangyarihan sa positibong pananaw mo sapagkat diyan nakasalalay ang tagumpay mo sa buhay. Hallelujah. Isa po, one of the most powerful accounts in Scripture that gives us a best example of how the power of positive outlook affects our attitude is the situation of the men who were sent to spy out the land of Canaan. Moses sent 12 men, and most of them we do not know. But the most popular that we always remember when it comes to these 12 spies is the name Joshua and Caleb. Why were Joshua and Caleb given to us as an example of positive outlook of faith that pleases the Lord? Because they possess the willing hearts and attitude into becoming champions of faith. Hallelujah. Alam natin ang kasaysayan ng 12 espiya na ipinadala ni Moses upang tiktikan ang Kanaan, ang lupang pangako. At nang sila'y bumalik, hallelujah, ang 10, mga kapatid, ay nagdala ng masamang balita. At kung tanungin ko kayo kung sino ang 10 ito, maaring hindi natin kilala. Pero kung tanungin natin ang 2, agad alam natin kung sino. Si Joshua at si Caleb. Bakit sila ang binigay na halimbawa ng Panginoon sa isang positibong pananaw ng pananampalataya na nakakalugod sa Diyos? Sapagkat mayroon silang puso at mayroon silang attitude, hallelujah, na handang-handa nila sila na sumunod at ibibigay ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin nila sa kanilang mga buhay upang sila ay magiging bayani ng pananampalataya. Hallelujah.
Ang mga taong ito, this man simply had a positive outlook into their situation. The giants were not any different in size or shape, but when they came back after spying the land, the 10 reported first, and they were the majority. And you know, sometimes majority is not always correct in their outlook. If it is an outlook of faith, if it is not an outlook of faith, I mean, something is missing. An outlook that is not of faith always results in failure. But the positive outlook has the power that can make a big difference. These giants were the same size for all 12 spies, but the outlook of Joshua and Caleb was so positive that it made conquering the land a very real possibility. We must understand the true importance of what we see. These 10 negative spies were afraid. And they told Moses, we cannot take the land. There are giants in the land. And we in ourselves are grasshopper in their sights. Hallelujah. Ang mga taong ito ay mayroong positibong pananaw sa sitwasyon. Ang mga higanti, pare-pareho lang ang tingin nila kung gaano kalaki. Pero ang sampung ito nung bumalik, iba ang kanilang sinabi. At kapag ka ang ating pananaw ay hindi ayon sa pananaw na may pananampalataya, mayroong kulang. At ito ay nagdadala ng kabiguan. Ngunit ang positibong pananaw ay mayroong kapangyarihan na magbibigay ng malaking kaibhan sa anumang sitwasyon na ating hinaharap. Hallelujah! Pare-pareho lang ang sukat. Pare-pareho lang laki ng mga higanting ito sa kanilang sa paningin ng 12 espiya. Dapat po nating alamin ang importansya at ang kalagahan kung paano po natin tinitingnan ang sitwasyon. Negatibo ba o positibo? Ang 10 ay mayroong negatibo na pananaw. At ito ang nagdulot sa kanilang pagkatakot. Ang sabi nila, hindi natin kaya ang lupain na lupigin. May mga higante doon. At kami, sa aming paningin, para lamang kaming mga tipaklong sa kanilang paningin. Ngunit, tumayo si Caleb, pinatahimik niya ang mga tao. Narito ang isang positibong pananampalataya. Ang sabi niya, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Ating akitin paminsan at ating ariin sapagkat kaya natin lupigin. I am talking about the power of positive outlook of faith. How is your outlook doing? Is it positive or is it negative? Positive outlook is the power to be the next weapon to our next level. The outlook of these 10 doubters was blurred because they saw themselves as grasshopper. Ang positibong pananaw ay may kapangyarihan upang maging sandata natin sa susunod na antas ng atin pong pamumuhay. Ang pananaw ng 10 ito na mayroong pagdududa ay malabo sapagkat nakikita nila ang kanilang sarili na mga tipaklong. Sa kanilang sarili lang. Ang sabi nila, sa paningin namin, sa aming sarili,
mga tipaklong kami sa kanila. Hallelujah. Ano ang ginagawa ng pananaw mo ngayon sa buhay mo? Positibo ba o negatibo? But Joshua and Caleb had their faith up high, and when they looked down on the giants, they seemed small in comparison to their faith. There is a difference, big difference, what the positive outlook can make. The giants were the same size for all 12 spies, but the outlook of Joshua and Caleb is positive, that it made conquering the land a very real possibility. Hallelujah. Mayroong pagdududa itong sampu. Malabo ang kanilang pananampalataya, paningin. Pero si Joshua at si Caleb, mataas ang pananampalataya. At sa pamamagitan ng mataas na pananampalatayang ito, tiningnan nila pababa ang may higante. Hallelujah. At napakaliit ito ikumpara sa kanilang pananampalataya. Merong malaking kaibahan kung ano ang magagawa ng positibong pananampalataya sa ating buhay. Ang maghihiganting ito, hallelujah, sa paningin ng 12 espiya ay pare-pareho lang. Ngunit, ang tamang pananaw ni Joshua at ni Caleb ay naging positibo na ang sabi nila, kayang-kaya natin na lupigin ang lupain. Hallelujah! Hallelujah! Dapat po natin maunawaan ang kahalagahan ng kaparaanan ng ating pananaw. We must understand the importance of the way we see. First, how do you see God? Paano mo tinitingnan o ano ang pananaw mo sa Diyos? Eve was in the Garden of Eden, and the serpent came to her to tempt her to eat the fruit of the tree out of the thousands that God said to stay away from. Only one tree was off limit, and that's it. One tree. The serpent said to Eve, "The reason God told you not to eat the tree of knowledge of good and evil is because He does not want you to be like Him. He knows that if you eat that fruit, it will make you the same as He is, and He does not want you to be up there with Him, but if you eat that fruit, you will be like Him. You will be like God's." Hallelujah. Alam natin ang kasaysayan, tinukso ng ahas si Eva upang kainin yung nag-iisang bunga ng puno na ipinagbabawal sa gitnaan ng halamanan sa libo-libo. Hallelujah, ng mga puno doon. Isa lang ang ipinagbabawal. Yun lang. Kaya lang minsan, alam natin, araw-araw, umiikot doon si Adan at si Eva, nakikita nila lagi yung punong kahoy na yan. Wala ang attraction sa kanila. Sapagkat alam ni Adan na bawal ang punong kahoy na yon. Alam ko na napakinggan din ni Eva, nung sinabihan ng Diyos si Adan. Ngunit isang araw, hallelujah, hawak-hawak ng ahas ang bunga ng punong kahoy. Hawak-hawak ni Satanas ang bunga ng punong kahoy. Mga kapatid, anumang bagay, hallelujah, na wala sa kamay ng kaaway, ay wala po yung attraction sa atin pag sinabi ng Diyos na bawal yan. Pero kapag ka ang bawal na bagay ay nasa kamay na ni Satanas, nagkaroon na yan ng attraction. Gaya po ng ginawa, mga kapatid, ng ahas ni Satanas kay iba. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, ang kasalanan, walang epekto yan sa buhay natin kapag tayo ay nanatili na lumalakad sa utos at sa pamantayan ng Diyos. Kaya sabi ng aklat ng mga Roma, wala ng kahatulan
ang mga anak kay Kristo. Hallelujah. Na lumalakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya ang sabi ni ng aska iba, alam mo iba? Ang dahilan kung bakit ayaw ipakain ng Diyos sa iyo ang bunga na yan, sapagkat alam niya na pag kinain mo yan, maging kagaya mo siya. Nasisip niya doon talaga. Ito siguro ayaw ng Diyos na ako ay magkaroon ng kakayanan. Ayaw ng Diyos na ako ay magkaroon din ng kapangyarihan. Alam, sabi ni Satanas, alam niya na pagkakinain mo yan, maging kagaya mo siya. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ano po ang inaatake ni Satanas kay iba? Satan was attacking Eve's outlook of God. Inaatake ni Satanas ang pananaw ni iba kung sino ang Diyos. Gayun din minsan tayo, mga kapatid. Nagkaroon tayo minsan ng mga pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. At dumating sa isip ni iba na ang Diyos na ito ay diktador, na gusto lamang ng Diyos na papasailalim siya ng kanyang pagkontrol. Eve missed the fact what the Bible says very clearly. When God says, let us make man in our image and after our likeness, Eve already had what the enemy was tempting her to have. Eve has already in the likeness and image of God, but because of her outlook became negative, she made the worst decision. Church, the enemy can come to you and tempt you, and if you fall into temptation, hallelujah, then nagtagumpay siya na magkaroon ng negatibong pananaw ikaw sa Diyos. At pagkatapos na nagawa mo ito, naroon ang pagsisisi. At masabi mo, bakit ko ginawa ito? Hallelujah. Nakalimutan. Minsan ganun po tayo sa ating mga buhay. Pag naroon na ang mga tukso. Hallelujah. Kaya tatlong bagay lagi ang kinabagsak ng tao. Una, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Anong una nakita ni iba? The lust of the eyes. Nakita niya na maganda ang bunga ng punong kahoy. Ikalawa, the lust of the flesh. Ang sabi niya, siguro, masarap kainin yan. Pagkatapos, ang sabi ni Satanas, pag kinain mo yan, magiging kagaya ka ng Diyos. The pride of life. Hallelujah. And then, pag pumasok ito minsan sa ating mga buhay, at nagising po tayo sa katotohanan, huli na, at nasabi natin, bakit ko ginawa ang mga bagay na ito. Hallelujah. Alam nyo, ang kaaway ay mayroon ng idea kung ano ang ating mga pananaw. He has the idea of what our outlook is. Yes, he cannot read our minds, but he can see what our action says. Hindi niya kayang basahin ng ating pag-iisip, pero na nakita niya sa ating mga aksyon. Hallelujah. Sa ating mga aksyon minsan, nakikita, hallelujah, naisip natin na sana maligaya ako kung meron akong ganito o magagawa ko yung ganito. Hallelujah. Iyon ang pumapasok sa ating isip at lumalabas sa ating mga aksyon. Hallelujah. At pag lumabas niyan sa ating mga aksyon, naroroon ang oportunidad upang tayo po ay madaya ni Satanas. Hallelujah. Kaya meron po tayong warning.
yung tinatawag nating AIDA sa ating mga buhay. E-A-I-D-A. Anong una? A. Adoration. Maganda. Maganda yung bagay na yon. Dahil sa maganda, nagkaroon ka ng I, interest. Siyempre, pag isang bagay nagkaroon ka ng interest, papasok na ang D, ang desire. Maghangad ka na. Yun ang mga akbang na ginagawa ng kasalanan. Aid. Admiration, adoration, interest, desire. Pero, wala pa doon ang kasalanan. Saan pumapasok ang kasalanan? Pag nabuo na ang AIDA sa buhay mo. Action. Kaya mga kapatid, nung tinutukso ng ahas si Eva, pinakita ang bunga ng punong kahoy, napakaganda. Nagkaroon siya ngayon ng interest. Sana maging akin. Dahil nagkaroon siya ng interest, nagkaroon siya ng paghangad, hinangad niya na makain. At noong kanyang kinagat, doon siya nahulog sa bitag ni Satanas. Minsan hindi natin naunawaan ng mga bagay na tinutukso sa atin ng kaaway upang atin gawin ay nasa atin na. We do not have to look for happiness. We already got it. We do not have to look for joy. We already have it. We can build that through our positive perspective. Hindi na kailangan maghanap ka na ng kaligayahan na sa iyo na ang kaligayahan. Hindi na maghanap ka na ng kagalakan na sa iyo na ang kagalakan. Ang sabi ng Biblia, for the kingdom of God is not meat and drink alone, but peace, righteousness, joy, peace, and righteousness in the Holy Ghost. Kaya yun ang mahalaga. Once natanggap mo ang Holy Ghost, once na ikaw ay sa kaharian ng ating Panginoon, hallelujah, ang kaligayahan, ang kagalakan ay nasa iyo na. Hallelujah. At yan ay lagi po nating iisipin. Maging positibo tayo sa ating pananaw, sa ating paglilingkod sa Diyos. Our perspective of God must be positive and accurate according to what His Word says. Ang ating pananaw sa Diyos dapat maging positibo at tiyak ayon po kung ano ang sinasabi ng kanyang mga salita. His Word is what establishes us in our perspective, not what the enemy says to us, what other people says to us. Ang salita niya ang nagpapatatag sa ating pananaw, hindi kung ano ang sinasabi ng kaaway at kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Ano? The Bible says exactly, God love us. He will never leave us nor forsake us, and He will supply all our needs. Period. That is God to be our positive perspective. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo iwanan o pababayaan. At ibibigay niya, ipagkaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ngunit, lagi pong ipinapasok ng kaaway. Lagi po tayong ibinabagsak ng kaaway sa ganito pong mga kaparaanan. Nagiging masama ang ating damdamin. Nagiging masama ang ating pananaw kapag nakita natin na ang iba ay meron at wala tayo. Na kapag iba nakagawa ng ganun at hindi natin magagawa. Hallelujah. Mga material na bagay minsan na hinahangad natin. Naiinggit tayo sa ating mga kapwa. Kinakailangan magkaroon din ako kung anong meron siya. Kinakailangan magawa ko rin yan kung anong ginagawa niya. Yan minsan mga kapatid ang mga bagay na nagdudulot sa atin upang maging negatibo ang ating pananaw kung sino ang Diyos sa ating mga buhay.
sa panahon minsan ng matinding pangangailangan, nakakalimutan na natin ang pangako ng Diyos. That God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sa matindi nating karamdaman, nawawala na ang ating pananaw kung sino ang Diyos na nagsasabi, by His stripes we are healed. I am your Jehovah Rapha, your healer. Sa panahon minsan ng ating mga problema, sa ating mga pagsubok, ng ating mga kabigatan, nakakalimutan na natin ang Diyos, ang pananaw natin sa Diyos na nagsasabi, I will never leave you nor forsake you, and you are, and I am always by your side, and I will fight for you. Hallelujah. Dapat ang atin pong pananaw ay maging positibo ayon po kung sa ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Ephesians chapter 2 verse 4 and 7. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, na Kanyang inibig sa atin, bagabat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. The most important outlook to have is looking from where God sits. He's sitting higher than the birds. He is sitting higher than the airplanes. He is sitting higher than the spacecraft. And we are seated in heavenly places in Christ. That is to be our positive outlook. Hallelujah. Ang mga talata na ating nabasa ay nagsasabi na ang ating espiritual na posisyon ay doon sa trono, sa katabi ni Kristo. Ito ang pinaka-importante na pananaw sa Diyos na dapat ayon sa Kanyang mga salita. Hallelujah! Saan ang posisyon natin? Mas mataas pa kaysa anumang bagay. Naroon tayo sa kalangitan, sa trono ng biyaya, kapiling ang ating Panginoon. At kung tayo po'y nakaupo doon kasama ni Kristo, titingnan natin ang sanlibutang ito ayon din sa Kanyang paningin mula sa Kanyang luklukan, at makikita natin na hindi pala tayo mga tipaklong sa paningin na kung sino pa ban. Hallelujah! Hallelujah! Our greatest challenge is to always to make our outlook positive. Ito lagi ang hamon sa atin. Gawin natin laging positibo ang ating pananaw. Anuman ang ating kalagayan, anuman ang paningin ng kapwa mo sa iyo, anuman ang paningin ng tao sa iyo, anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo, gawin mo lamang positibo ang pananaw mo at yan ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng lakas at ng tatag upang harapin mo ang mga bagay na yan sapagkat kasama mo palagi ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit kailangan natin na magkaroon tayo ng positibong pananaw? Ito ang dahilan. To someone who has been abused, everyone looks like an abuser. To someone who has been in poverty, everything looks like you will be poor forever. To someone who has never had a friend, everybody looks like an enemy. Mayroong mga tao na hindi na naging, na dapat baguhin, maging positibo ang pananaw. May mga tao na kapag sila ay inaabuso, ang tingin nila sa lahat ay abusador. May mga tao na nasa kahirapan at ang tingin nila sa lahat ng bagay habang buhay na siyang mahirap.
may mga tao na hindi man nagkaroon ng kaibigan at ang tingin niya sa lahat ng tao ay kaaway. Pero mga kapatid, that is a negative outlook. Hallelujah. Sapagkat kung mayroon, kung ikaw man ay naabuso ng isang tao, hindi lahat ng tao abusador, mayroong tao mga kapatid na mabuti pa rin sa buhay mo. Kung ikaw man ay namumuhay sa kahirapan, hindi lahat ng panahon ikaw ay mahirap. Kaya ka naging mahirap sapagkat hindi ka nagsisikap. Hallelujah. Ang kahirapan ay para lamang doon sa mga taong tamad. At kung hindi ka pa nagkaroon ng kaibigan, hindi lahat ng tao ay kaaway mo. Mayroon kang kaibigan. Hallelujah. Mayroon hindi lamang kaibigan. Mayroon kang kapatid na higit pa sa kaibigan. At yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng kanyang masalita, He is a friend that stick more than a brother. Higit pa kaysa kapatid. Kaya, ano ang dapat natin gawin? We have to sit with Him. Dapat umupo tayo na kasama niya. Mayroon pong ibinigay sa atin na isang napakagandang positibong pananaw sa mga darating na bagay sa ating buhay. Revelation chapter 4, verse 2 to 4. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne, and he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance. There was a rainbow around the throne in an appearance like an emerald. Around the throne were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white robes, and they had crowns of gold on their head. And from the throne proceeded lightning, thundering, and voices. Seven lamps of fire were burning before the throne, which are the seven spirits of God. Pagdakay na pas-espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspi at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na naramta ng maputing damit at sa kanilang mga ulo ay may putong na ginto. Ano po ang importansya ng larawang ito na ipinakita sa atin ni Apostol Juan? Kung tayo ay nakaupo doon sa trono ng luklukan kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Una, it is, first of all, it is important to know that a rainbow surrounds the throne of God, which in symbol is a sign of grace and peace. Mayroon pong bahaghari na nakapalibot doon sa trono ng Diyos, simbolo ng biyaya at kapayapaan. There are 24 thrones, and those who sat in the 24 thrones had white robes and gold crowns. These are the symbols. Mga simbolo din ito. Kaya, usisain natin. Let us break it down. 24 beings seated with God at His level in the throne room, and He is on the center. He is on the chief throne. It means to say, there is no other God beside Him. 24 na upuan na nakapalibot at siya ang nasa gitna sapagkat siya ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala ng iba. Sa palibot ng trono, naroon nga ang 24 na trono, ibig sabihin, 12 thrones, there were 12 tribal leaders, the patriarchs in the Old Testament. There are 12 tribes of Israel. There are 12 tribal leaders sitting on the 12 thrones. And in the New Testament, there are 12 foundational apostles in the New Covenant. Meron 12 apostoles sa Bagong Tipan. Ibig sabihin, ang nakapalibot sa trono ng Diyos
ay ang kanyang tipan, luma at bago, na ito po ay nire-represent ng mga matatanda na nakaupo doon sa trono na iyon. Dalawang bagay, two things are pointed out about them. They are wearing white robes and gold crowns. Those that are seated with God in heavenly places are righteous and royal. God has given cleanliness in the spirit, and God has given authority. The crowns that they wear, are signs of authority. The robes that they wear are white, are the signs of righteousness. Dalawang bagay ang makikita po natin doon. Ang kanilang suot ay puti at meron silang gintong korona. Ibig sabihin, ang nakaupo doon sa Diyos sa sangkalangitan ay mga matutuwid at mga makahari. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Pedro, we are a chosen generation, a royal priesthood. Binigyan sila ng Diyos ng kalinisan ng Espiritu at binigyan sila ng Diyos ng otoridad. Ang mga putong na kanila, ang kanilang suot ay simbolo ng otoridad. Ang mga damit na puti na kanilang suot ay simbolo ng katwiran. Kung gayaan po tayo, uupo tayo sa katwiran at sa kapangyarihan kasama ang Diyos. Amen? Kung atin yan gawin na pananaw, positibong pananaw sa atin pong mga buhay na tayo ay nakaupo palagi kasama ang Diyos, mayroon tayong katwiran, mayroon tayong kalinisan, mayroon tayong otoridad. Hallelujah! Wala pong anumang problema na atin pong harapin. Hallelujah! Na kayang magwasak sa atin pong buhay sapagkat hindi, dahil yun po ang pangako ng Diyos. God is not going to give us any problem that we cannot face, nor allow anything into our life to destroy the righteous view that He had for us. Hallelujah! He set us in a place of covenant of repentance. Repentance is a renewal covenant. Inilagay niya ito sa lugar ng tipan ng pagsisisi, sapagkat ang pagsisisi, ito po ang tipan ng pagpanibago sa atin pong buhay. We have to repent to get saved. We are repenting not for future sins, but for original sin that we were born in and everything we have done right up to this moment. Magsisisi tayo para tayo maligtas. Ang ating pagsisisihan ay hindi yung mga kasalanan din sa inaharap. Ngunit ang ating pinagsisisihan ay yung ating original na kasalanan na sa ating kapanganakan na minana natin sa ating mga ninuno at ang lahat ng mga bagay na ginawa natin hanggang sa mga oras nito. Nang tayo po ay naging anak ng Diyos, ang tipan ng pagsisisi ang magbibigay sa atin ng renewal at ng restoration. Amen? Repentance will give us renewal and restoration. Dahil tayo po inilinis na mula sa ating mga kalikuan at tayo nakaupo ngayon sa throne room, tayo po ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Meron tayong karapatan na tumayo kasama ang Diyos. Our outlook must be that you are in the throne room with the living God. Ito lagi ang ating magiging positibong pananaw na tayo ay naroon na sa throne room kasama ang Diyos na buhay. At pag itong pananaw natin na tayo lagi na sa itaas, na sa trono na ng biyaya ng ating Panginoon, pagtitingnan natin ang lahat ng mga bagay, anumang hamon na ating harapin, yan ay laging nasa ibaba natin. Hallelujah. Amen? Everything and every challenge
that we are facing is always below us and not above us. That must be our positive outlook of God. Second, how do we see the church? What is our perspective or what is our outlook of the church? Do we see the church as a place to strive for control and personal power to rule so that you can tell somebody what to do? Do we see a church as a place that is split and divided, where people gossip and backbite and destroy one another with talk? Ano ba ang pananaw at paningin mo sa iglesia? Ito ba ang lugar na kung saan mayroong pagkikibaka para magkaroon ng control at magkaroon ng personal na kapangyarihan upang masabi mo sa kanino paman kung anong kanilang gagawin? Ang tingin mo ba sa church isang lugar na nahahati, na ang mga tao ay puro chismisan, nagbabackbite, at naninira, sinisira ang bawat isa sa pamamagitan ng mga chismis at mga salita? What is our perspective of the church? Is it based on what we have known of the church? What we have experienced in the church? What we have been through in the church? What the church has done for us? Mga kapatid, ano bang pananaw mo sa iglesia? Ito may nakabase lamang kung paano mo, kung ano ang pagkaalam mo sa church, kung ano ang na-experiensyahan mo sa church, kung ano ang nadaanan ng dinanas mo sa church, at kung anong ginawa ng church sa iyo. No, you cannot build your outlook out of your personal experience from the past. What we have to do is build it from a scriptural standpoint to get a healthy outlook of what the church should be. Hindi po natin pwedeng itayo ang ating pananaw sa ating personal na nakaranasan sa mga nagdaan. Wala tayo, ang dapat natin gawin ay itayo natin ang ating pananaw sa iglesia mula doon sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos upang magkaroon po tayo ng isang malusog na pananaw kung ano ang church. Hallelujah. Hallelujah. The church is a place in the earth that God has reserved. Ito ay lugar na dito sa daigdig na kung saan itinayo ng Diyos. Para ano? It is reserved as a protected place. It is reserved as a friendly place. It is reserved as a holy place. It is reserved as a wholesome place. It is reserved as a healthy place. It is reserved as a peaceful place. It is reserved as a loving place. It is reserved as a solid place. It is reserved as a unified place. It is reserved as a place of unit loyalty. It is a place where everybody is a family. It is a place where every woman is your brother and is your sister, and every man are your brother. It is the church, hallelujah, that God established. Itinayo niya ito. Hallelujah. Isang lugar na mayroong proteksyon. Isang lugar ng pagkakaisa. Isang banal na lugar. Isang malusog na lugar. Isang solid buong-buong lugar. Isang lugar na nagkakaisa. Isang lugar na mayroong katapatan. Isang lugar na ang lahat ay pamilya. Isang lugar na ang lahat ng babae ay iyong sister at ang lahat ng lalaki ay iyong brother. Hallelujah. That must be our positive outlook of the church. At kapag yan ang pananaw mo, mga kapatid, sa church, hallelujah, ito'y lugar, mga kapatid, na it is a protected place, it is a friendly place, a holy place, a wholesome place, a healthy place, a helpful place, a loving place, a solid place, a unified place, a peace place of loyalty, a place where everybody is family. Pag iyan ang iyong positibong pananaw sa church, anuman ang mangyari, mamahalin mo ang church. Hallelujah. What is our outlook of the world?
ano naman ang pananaw mo sa sanlibutan. Is the world a place to be avoided? Is the world a place to be participated with? Ang sanlibutan ba ay ang lugar na dapat nating iwasan? O ang sanlibutan ba ay ang lugar na dapat nating samahan? But the Bible says that all that is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. 1 John 2:15-17, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world pass away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niyang mga bagay na sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, katapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman. When Jesus talks about the world in scriptures, he is talking about a system that will pass away. He is not talking about the planet. He is not talking about the physical earth. Pag sinabi ng Panginoon ang sanlibutan ito sa talata, hindi po niya tinutukoy ang kanya pong tinutukoy dito na sanlibutan ay ang sistema ng sanlibutan. Hindi po ito ang tungkol sa planeta. Hindi po niya tinutukoy ang physical na daigdig. Sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at sila ang nagsitaan dito. When it says the earth, it is talking about this planet physically. Amen? And if he is talking about the world, he is talking about the system of this planet Earth. 2 Corinthians 4:4. In whom God, the God of this world, has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pag sinabi ng talata na si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito, ito ay hindi tumutukoy sa planeta. Ito ay tumutukoy sa sistema na nasa planeta. Mga gobyerno, mga diktador, mga namamahala. Our kingdom outlook will be determined based on what we think of the Lord. There is no kingdom that will last forever but the kingdom of God. Kung ating tutukuyin, mga kapatid, kung titingnan natin kung ang pananaw natin sa kaharian na darating ay nakabase, mga kapatid, doon sa salita ng Diyos, ito lamang ang kaharian na manatili. Lahat ng kaharian, lumilipas yan, nawawala yan. Simula pa sa kaharian ng Ehipto, nasaan ngayon? Sa kaharian ni Nebuchadnezzar, nasaan ngayon? Sa kaharian ng Persia, nasaan ngayon? Sa kaharian ng Grego, sa kaharian ng Roma, at sa lahat ng kaharian dito sa daigdig, nasaan? Ang manatili lamang na kaharian na hindi kayang ugain ay ang kaharian ng Diyos. At ako po'y nagpapasalamat na tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Hebrews 12:25-28. See that ye refuse not him that speaketh.
For if they escape not or refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, yet once more I will shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken as of things that are made, and those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, hallelujah, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and fear. Hallelujah. Ang sabi po, pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanang ang amanang sitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatanan sa nagsisiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Na ang kinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Katapot ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pangyinigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. At itong salita, minsan pang may pinagkakahuluganan ang pag-alis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo may paggalang at katakutan at paglilingkod na nakakulukod sa Diyos. Hallelujah. Anong sabi? Be careful. Do not refuse to listen when God is speaking. Because the people who refuse to listen to Him when He warned them on earth did not escape. Now God is speaking from heaven, and it will be worse for those who refuse to listen to Him. When He spoke before, His voice shook the earth. But now He has promised, once again, I will shake the earth, but I will also shake heaven. The word once again clearly shows us that everything that was created will be destroyed. That is, the things that can be shaken. Ang lahat ng bagay na nauuga ay mawawasak. And only what cannot be shaken will remain. At yung hindi lamang nauuga ang mananatili. We should be thankful because we have a kingdom that cannot be shaken. Magpasalamat tayo sapagkat tayo na sa kaharian na kailanman ay hindi mauuga. And because we are thankful dahil sa atin, dahil dito, dapat natin sambahin ang Panginoon na kapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Kagawin natin ito na mayroong paggalang at mayroong pagkatakot. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We do not need to concern ourselves with the current conditions of this world if we view these things from the kingdom perspective. Hindi na tayo dapat mag-alala, hindi natin dapat ipag-alala ang mga bagay na pangkasalukuyang nangyayari sa daigdig na ito kung ating titingnan kung ano ang pananaw ng Diyos at kung ano ang pananaw natin sa kaharian ng Diyos. Tayo yung sa kaharian ng Diyos, isang kaharian kailanman ay hindi mauuga. Hallelujah. We will not worry in everything that is happening around us. Wala tayong dapat ikabahala sa mga bagay na nakapalibot sa atin. Mayroong pandemic? Yes. Mayroong coronavirus? Yes. Mayroong lockdown? Yes. Mayroong karamdaman? Yes. Mayroong mga problema? Yes. Naroon ang lahat ng mga yes na yan sa buhay natin na puro negatibo. But our positive outlook has the power to determine our success. Hallelujah. Hallelujah. Sa atin pong pagluhod ngayon, ipanalangin natin na positibong palaguin ng Diyos ang ating pananaw upang lalo tayong maging epektibo, lalo tayong maging matatag, at lalong tayong maging matibay
sa mga araw na ito. Hallelujah. Ano ngayon ang ating pananaw sa mga bagay na napalibot sa atin? Ano ang tinitingnan mo? Yes, hindi maiwasan ang tumingin ka na mayroong pagkatakot, mayroong pangamba, mayroong panginginig. Pag nabasa mo, pag narinig mo sa mga balita, nabasa mo sa mga balita, lalong dumadami ang mga namamatay, lalong dumadami ang naapektuhan ng pandemic na ito. Naroon ng panganib, naroon ng pangamba. Pero, kung ito ang titingnan mo, ang palibot ang titingnan mo, ang kapaligiran ang titingnan mo, ang mga pangyayari ang titingnan mo, magkaroon ka ng negatibong pananaw. Pero lagi mong titingnan kung ano ang perspective na dapat mong gawin ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi po, always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Look to Jesus. Look to Him for everything that is happening in your life. Look to Him in your problems. Look to Him in your sickness. Look to Him in your doubts. Look to Him in your fears. Always look to Him. He is the author and He is the finisher of our faith. Let us all stand. Hallelujah. 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 As we kneel and as we pray, hilingin natin sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng positibong pananaw upang magkaroon ako ng kapangyarihan na mapagtagumpayan ko ang anumang kasalukuyang sitwasyon sa aking buhay. Come on, church. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ipanalangin natin ang ating mga sarili. Ipanalangin natin na magkaroon lagi tayo ng positibong pananaw sa anumang kalagayan sa ating mga buhay. Hallelujah. Magkaroon tayo ng tamang pananaw kung sino ang Diyos sa ating buong buhay. Siya ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Dapat tayo magkaroon ng pananaw, positibong pananaw, na mahal niya tayo. Kanya ibinigay ang kanyang sariling buhay para sa atin. May pangako siya, hindi tayo iwanan ni pababayaan. May pangako siya na ipagkaloob niya lahat ng ating mga pangangailangan. May pangako siya na ikipaglaban niya tayo. May pangako siya na lagi siyang nasa tabi natin. Hallelujah. Lahat ng iyong pangangailangan, magkaroon ka lamang ng positibong pananaw kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi siya isang maliit na Diyos. Hindi siya isang mahinang Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na lumikha sa iyo. Lumikha sa sanlibutan ito. Kung siya ang lumikha sa iyo, siya ang may-ari sa iyo. Wala kang dapat ipag-alala sapagkat Diyos ang may pag-aari sa iyo at hindi hayaan ng Diyos na ang kanyang pag-aari. Hallelujah. Ay mawala o masira. Hallelujah. Magkaroon ka rin tayo ng positibong pananaw kung ano ang church. Ang church ay isang lugar na itinayo ng Diyos sa daigdig na ito. Isang lugar, hallelujah, na kung saan magkaroon ka ng proteksyon. Isang lugar na kung saan magkaroon ka ng kaibigan. Isang lugar
na kung saan ituturo sa iyo ang kabanalan. Isang lugar na buong buo ibibigay sa iyo upang maging iyong kanlungan. Isang lugar na magbibigay sa iyo ng kalusugan espiritual. Isang lugar na tutulong sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. Ang church ay isang lugar na kung saan naroroon ang pagmamahalan. Isang lugar na karoon ang pagkakaisa. Isang lugar na kung saan naroroon ang katapatan. Yun ang dapat natin maging pananaw sa church. Huwag natin titingnan ang church na isang church na lugar lamang para doon sa power, sa kapangyarihan. Isang lugar na kung saan nahahati. Isang lugar na kung saan may pagkabahag-bahagi. Ngunit ang church ay itinayo ng Diyos sa daigdig na ito na mayroong kaakibat na pangako. Ang sabi niya, itatayo ko ang iglesyang ito at ang pintuan ng Hades ay hindi magsipanay laban sa kanya. Hallelujah! Hallelujah! Amon, magkaroon din tayo ng positibong pananaw tungkol sa daigdig sa sanlibutan ito. Yes, ang sanlibutan ito, hallelujah, ay punong-puno ng pakikibaka. Hindi mo pwedeng isasantabi ang sanlibutan sapagkat narito ka sa daigdig na ito. At kasama sa daigdig na ito ang sanlibutan o ang sistema. You are in this planet Earth and you are in this world or in the system of this world, of this earth. Hallelujah. Pero ang sabi po ng Panginoon, huwag tayong makiayon sa sistema ng sanlibutan ito. Sapagkat ang sistema ng sanlibutan ito ay mapapara mawawala. Iwasan natin ang mga bagay na sanlibutan ito. Ang masamang pita ng mata, ang masamang pita ng laman, at ang kapalaluan ng buhay. Hallelujah! Hallelujah! Narito tayo sa sanlibutan ito, sa daigdig na ito. Hindi upang makiisa sa sistema ng daigdig na ito, kundi tayo po'y narito para maging ilaw sa madilim na sistema ng daigdig na ito. Magkaroon tayo ng positibong pananaw kung ano ang tunay na mga bagay na narito sa sanlibutan ito. Hallelujah. Love not the world, neither the things that are in the world. If you love the world, the love of the Father is not in you. Hallelujah. 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 Come on. Hallelujah. Patuloy lang tayong manalangin. Hallelujah. 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 Oh God. Hallelujah. Help us, Lord. Give us a positive, Lord, positibong pananaw. Give us a positive perspective, Lord, daming pong pananampalatay. Bigyan mo kayo, Panginoon, ng positibong pananaw, daming pagkakilala sa iyo. God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church, hallelujah, hallelujah. Binigyan tayo ng Diyos ng tipan ng pagsisisi. Hallelujah. At ang pagsisisin ito ang magdadala sa atin sa panibagong antas ng ating paglilingkod sa Diyos. Oh God, dalhin mo kami sa aming mga tuhod, Panginoon, muli. Hallelujah. Dalhin mo kami, Panginoon, muli, Panginoon, sa dating lugar, sa dating pananaw, aming pinalagyan sa iyong harapan. Nang unang araw pa namin nakilala, Panginoon, na sinuko namin ang aming buhay. At kami nangako sa iyo, Panginoon, na ibibigay namin sa iyo, O Diyos, ang lahat. God,
Ipalala mo sa amin, Panginoon, ang positibong pananaw na ito. Na wala kami, Panginoong, kinalanin na iba. Na dakila sa buhay namin, kundi ikaw namin. Magkaroon kami, Panginoon, ng positibong pananaw sa ganitong sitwasyon. Na nangyayari sa aming kapaligiran. Na ang aming tanging pag-asa ay sa iyo lamang. Hallelujah. 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 Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Bigyan natin muli ng isang malakas na papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Hallelujah, come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that positive perspective of who you are in our life. Thank you, Lord, for that positive perspective of what the church is in our life. Thank you, Lord, for that positive perspective of what the world is doing in our life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat muli sa iyong mga salita na nahayag sa amin, Panginoon. Salamat muli sa iyong Panginoon sa isang paalala na magkaroon kami palagi ng positibong pananaw anuman ang kalagayan namin sa aming buhay, lalo tigit, Panginoon, sa ganito pong sitwasyon na nangyayari sa aming kapaligiran. Lord God, hallelujah, kami po'y nanampalataya at kami naniniwalang lubos na sa iyo lamang ang aming pag-asa. Kaya't Panginoon, patuloy mo kaming patatagin, palakasin sa aming Panginoong pagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Patuloy ko, Diyos, dudulog sa iyo ang pagpapala, Panginoon, at pag-provide mo sa lahat ng pangailangan na iyong iglesia, Panginoon, sa dakong ito, sa Batangas City, Ibaan at Bawan. Maging o Diyos sa lahat ng iyong iglesia sa dakong ito, Panginoon ng Batangas, kasama ang mga pastors. Hindi lamang sa Batangas, Panginoon, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kasama ang lahat ng iyong mga pastor. Lord, I am praying, Lord, hallelujah, for the wisdom na ibibigay mo sa amin, leaders, Panginoon. Hindi lamang leaders sa church, maging o Diyos, mga leader namin sa gobyerno, Panginoon. Protect mo rin, Panginoon, ang lahat ng aming frontliners. I-protect mo, Panginoon, Lord. At Lord God, alam ko, O Diyos, na pagkatapos, Panginoon, ng mga bagay na ito, hallelujah, lalo namin, Panginoon, itataas ikaw sa aming buhay. Lalo ka namin, Panginoon, pupuri na sambahin sapagkat naniniwala kami na kung wala ka, wala, Panginoon, ang survival sa amin po mga buhay. Thank you, Lord. Minsan pa, patuloy, Panginoon, o Diyos, na ikaw ay aming pupurihin, ikaw ay aming sasambahin, anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon na aming kinalalagyan sa mga panahong ito. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Hallelujah. Bless mo, Lord, ang aming buhay, e bless mo ang aming pamilya. At dalangin ko rin, Panginoon, at inaangkin ang otoridad ng iyong mga salita na sa pamagitan ng iyong mga latay, kami ay nagsisigalin. We thank you, Lord, that you are a God, hallelujah, that never changes. You are the same yesterday, today, and forever. In your mighty name, in Jesus' name, amen. Palakpakan natin. Glory to God. God bless you all.